Hey, what's up guys? This is your Squeaky Boy Pot. And for today's episode of Squeaky Vlogs, so ipapakita ko sa inyo yung bago kong nabiling phone, which is the Poco F3. So I've been using this phone for quite some time now, and ibibigay ko sa inyo yung aking honest review and feedback about using this phone for 2 weeks. Nung dumating sa akin to is nakabalot siya, well, nakalagay siya sa kahon, sealed naman siya, and then nakabalot siya sa magandang klaseng bubble wrap. Ayan, so bago natin pag-usapan yung phone, kwento ko muna, no? Actually, medyo hesitant ako nung una na mag-order kasi nga, first time ko mag-order ng phone online. Kasi before, nung wala pa ako nitong phone, halos lahat na ata ng review ng phone na to, ha, napanood ko na. So, upon watching those reviews, ayan, so, akala ko malaki yung box niya. So, nung dumating sa akin, nagulat ako. Sobrang liit lang pala niya. Ayan. So, yung box niya is napakaganda. Ayan. Black with yellow accent. Ayan. So, sa taas, makikita natin Poco F3. And then, sa side, nakasulat, easy access to the Google apps you use most. Ayan. So, sa kabilang side, yun din. Dito naman, makikita natin yung kanyang variant. Ayan. So, itong unit natin is, ang kulay niya is deep ocean blue. Ayan. So, meron siyang tatlong kulay. Which is yung midnight black, arctic white, and itong unit natin na deep ocean blue. Ayan. So, meron din siyang dalawang variant ng size. Ang unit natin is 6GB RAM and 128GB of ROM. So, meron din siyang higher variant, which is yung 8GB of RAM and 256GB of ROM. So, buksan na natin. Yun. So, upon opening, ano? So, ito yung makikita niya. Meron siyang greeting card. May nakalagay na naman na Poco. Ayan, and then nakasulat, "Welcome to the Poco family." And then, next stop naman is ito, yung box na to. Ilagay mo lang ito. Ayan. So, ito yung mismo unit, no? So, itabi muna natin. So, tingnan muna natin kung ano naman itong laman ng box. Ayan. So, buksan natin. So, yan. Unang mo makikita is nandito yung SIM ejector pin. Ayan. So, ito yung gagamitin mo para ma-access natin yung SIM card. And then, inside, ayan, may makikita tayong USB Type-C to 3.5mm adapter. Ayan. So, para saan ba to? Ayan. So, itong tsura niya. Kasi yung unit na to is wala siyang 3.5mm jack. So, meron siyang kasamang dongle para malagyan mo siya ng headset. Ayan. So, meron tayo dito ngayong headset. No? So, ito yung dongle niya. Ayan. So, itong part na to. Ayan. Itong Type-C. So, ito yung isasaksak mo dun sa unit. And then, dito mo ngayon i-coconnect yung 3.5mm jack. Ayan. Ayan. So, makakagamit ka na ngayon ng headset. So, next naman is, andito yung kanyang warranty card. And yung kanyang user guide na medyo mas makapal, no? Which is hindi pa rin natin nababasa hanggang ngayon niya. So, saka natin basahin niya. And then next, meron siyang kasamang stickers. Ayan. So, napakaganda kasi meron siyang kasama na ganito. So, might as well kakabit ko doon sa kanyang adapter. Okay. And then, last is yung kanyang jelly case. Ayan. So, out of the box, meron siyang provided na jelly case. Clear jelly case. Medyo malambot nga lang talaga siya. And then, nagpi-fingerprint magnet pa rin. Ayan, kung makikita nyo. Kasi pasmado tayo. So, ayan. Pero, maganda naman yung quality. Fit na to sa ano, sa ating unit. Ayan, so tabi muna natin. And then, next naman is pag-usapan natin yung mismong phone. Ayan. So, ayan. Ito yung tsura ng kanyang phone. Ang kulay niya is deep ocean blue. So, dito sa plastic niya, nakalagay yung naka-highlight yung mga
specs niya. So, meron siyang Qualcomm Snapdragon 870. Then, 120Hz na rin yung kanyang display. AMOLED na siya. And, meron siyang dual speaker na may Dolby Atmos. Ayan, so napakaganda ng speaker niya. And then, high resolution, 48MP triple camera. Ayan. So, tanggalin natin sa plastic. So, itong phone pala na to is nakasetup na, no? Kasi nga, I've been using this phone for almost 2 weeks na. So, i-boot up natin. Ayan. Says Poco. And then, this phone is also 5G na nga rin pala. Ayan, nakasulat. 5G. So, yan. Makikita nyo naman din dito. So, ayan. Ito yung kanyang mismong unit. Okay. Tabi mo natin yung unit at tingnan pa natin kung ano yung kasama ng kanyang box. So, dito, meron pa siya sa ilalim. So, ito yung kanyang cable. Ayan. USB Type-C cable. Ayan. So, orange accent yung kanyang dulo. So, maganda rin yung kanyang cable kasi makapal. Diba? Ayan. So, gusto ko yung kanyang cable kasi makakikita mo na talagang matibay quality. And then, ito yung kanyang power brick. Ayan. So, this is a 33W power brick. So, meron din siyang orange accent. Ayan. So, medyo malaki yung kanyang power brick. So, yun lang naman. So, wala nang ibang kasama yung box, no? So, itabi na natin. So, pag-usapan natin yung design and build quality ng phone. Ayan. So, first impression talaga. Actually, talaga nagulat ako dito sa phone kasi napakagaan niya. Ayan. At sobrang nipis niya. And napaka-premium talaga niyang hawakan. Nung nanonood ako ng video, no? So, nakikita ko naman na premium na talaga siya, pero iba pa rin talaga yung pakaramdam kapag nahawakan mo na. So, sa harapan, ayan, makikita mo yung kanyang display. Dito rin yung kanyang punch hole camera na sobrang liit lang. Nakakatawa kasi ang liit lang yung punch hole niya. Hindi mo talaga siya mapapansin, no? Compared dun sa ibang punch hole. So, yun yung kanyang selfie camera. And then, dito naman tayo sa back. Ayan, so, ayan, kita nyo. Iba't iba yung kanyang design. So, nakasulat dito is Poco 5G. Tapos yung mga model. And dito rin makikita natin sa likod yung kanyang triple camera setup. Itong front is made of Gorilla Glass 5 and as well as the back. So talagang matibay na yan. And then yung gilid niya is plastic yung pagka-frame. Ayan, so ito yung itsura ng SIM tray niya. Ayan. So, dual SIM card na siya. Okay. So, meron din siyang rubber dito, no? So, para siguro protection na rin. So, ayun nga lang, sad to say, wala siyang slot for micro SD card. So, hindi siya expandable. So, kung ako sa inyo, kung may budget kayo, kukunin ko na yung higher variant, which is 8GB of RAM and 256GB of ROM. Balik na natin yung SIM card natin. Dito naman sa right side, makikita natin is yung kanyang volume rocker and then yung kanyang power button which also doubles as the fingerprint sensor. Sabi yung kanyang fingerprint sensor, ano, sobrang bilis talaga kasi. So, ganun kabilis yung kanyang fingerprint sensor. So, pagdating naman sa display, ayan. So, meron siyang 6.67-inch Super AMOLED display na protected ng Corning Gorilla Glass 5. Ayan.
So, makakaasa ka na talagang matibay yung screen nito. Display nga pala niya, supported na rin ng HDR 10 Plus up to 1300 nits. So, talagang sobrang liwanag nito guys. So, papakita ko sa inyo. So, sa kanyang display, makikita mo yung brightness level. No? So, yan, naka-automatic siya ngayon. And then, meron siyang sunlight mode. Ayan. So, kapag lalabas ka, i-on mo lang siya. Usapan din pala natin yung bezels, ano? So, talagang napakalit ng bezels nito, no? Yan, kung makikita nyo. So, sobrang nipis ng gilid niya, no? And even sa taas. Pag-usapan naman natin yung kanyang camera. So, it has a triple camera setup. Ayan. So, this one is the main shooter, which is the 48 megapixel. And this is the ultra wide, which is the 8 megapixel. And ito namang isa is yung telemacro lens niya. Ito. Ayan, which is 5 megapixel. So, itong isang ito, ayan. So, hindi siya camera, no? Walang siyang camera. So, yan ay microphone. So, meron kasi siyang feature na audio zoom. So, which is kapag nag-shoot ka ng video and then nag-zoom ka, so lalakas yung audio. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung sample. And then, andito yung kanyang flash. Dito naman sa harap, andito yung kanyang front camera, which is a 20 megapixel selfie camera. And this is the sample shot of the front facing camera of the Poco F3. So sa ngayon, pag-usapan naman natin yung performance. So this phone is powered by a Snapdragon 870 and yung GPU niya is Adreno 650. This phone has a 6GB of LPDDR5 na RAM and it has a 128GB of UFS 3.1 storage.
Sobrang powerful ng chipset nito, guys, na kahit anong apps ata ang ilagay mo dito, so kayang-kaya niya, no? So walang problema in browsing apps. Ayan, so napakabilis. And kayang-kaya niya mag-multitask. And even sa games, ano, so meron siyang sariling game turbo. Ayan, so pag kinlik niya yan, lalabas yung mga naka-install niyong laro. So halos lahat ng laro sa tingin ko naman kayang-kaya ng phone na to. So mag-speaker test naman tayo. Papakita ko sa inyo yung sounds niya when playing games. And nakakatulong talaga yung AMOLED display, no, kasi mas na-enhance yung experience mo. Kasi ang sarap maglaro kasi ang linaw ng screen. Ayan. About naman sa battery, ano, and then nung dumating to sa akin, nilobot ko to, so nagsimula akong mag-charge ng 8:19 and na full charge siya ng 9:09, so ganun kabilis nung unang pag-charge ko. And then 2 weeks after, ayan, so upon making this video, nag-try ulit ako mag-charge, so ayan, papakita ko lang sa screen kung gaano kabilis yung charging niya. Sa battery naman, so masasabi ko, yung 4,520 mAh, okay na yon. It can last you a whole day kung light usage lang naman yung ginagawa mo. For example, browsing ka ng social media, ng YouTube, casual games, ayan. However, pag ginawa mo naman is yung heavy games, like Genshin Impact, so mas mabilis madrain yung battery nito. Pero overall, satisfied naman ako sa battery life niya kasi hindi naman ako ganun ka-heavy gamer. And then, most of the time, ginagamit ko lang siya pang vlog. Regarding naman sa price, ilalagay ko lang sa screen yung presyo ng kanyang dalawang variant. Yan. So, sabi ko nga kanina, nabili ko to sa Lazada at 8.8 sale. So, nabili ko lang siya for almost 16,000 pesos. Kasi ang price niya is 15,990. So, ilalagay ko na lang yung link sa description sa baba. So that's all for this video, guys. So overall, masasabi ko na solid talaga yung experience ko dito sa nabili kong Poco F3. Ayan.
So yung mga cons or yung mga hindi ko nagustuhan lang is yung syempre yung fingerprint, kapitin siya, and then wala siyang 3.5mm jack. Though may included naman siya na dongle, ano, pero syempre hassle pa rin kasi medyo manipis din yung dongle. So might as well baka masira din yun in the near future. And then wala siyang memory card slot, so might as well kung ako sa inyo, kukunin ko na yung higher variant. So yun lang naman yung masasabi kong cons, and overall sobrang satisfied ako with the performance of this phone. So kung meron pa kayong concern regarding this phone, thoughts and suggestions, na pwede nyong ilagay sa comment section sa baba. So pag-usapan natin doon and try kong sagutin lahat ng concern. So hanggang dito na lang guys, I hope nakatulong ako sa mga nag-iisip bumili ng Poco F3. This has been your Squeaky Boy, and keep safe, and I'll see you on the next one.